Kasunod ng panibagong deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang hangarin na maamyendahan na ang economic provisions ng konstitusyon para sa ibayong pag-unlad ng bansa, tiniyak ng liderato ng Kamara na masusi nilang tututukan ang pagpasa sa Resolution of Both Houses No. 7 para mabigyang daan na ang economic charter change. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, naurong lang sa Lunes ang pagtalakay ng House Committee of the Whole sa RBH 7 dahil hindi pa available ang ilang resource persons na inimbitahan nila. Pero makakaasa ang publiko na pinagtutuunan nila ito ng sapat na atensyon at inaasahang mabilis din itong maipapasa. We will not be only conducting one hearing per week. The plan is to hold at least 3 per week. We are so concentrated in trying to help this country, especially in amending those restrictive economic provisions of the Constitution, and also with the orders of the President Bongbong Marcos, that the Senate take the lead and we follow suit. Ito na. Just to assure you, hindi po kami sumushortcut. In fact po, parang repeat performance na lang po ang ginagawa namin because nga, paulit-ulit na po namin ginawa ito. Sabi naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, sa pamamagitan ng binuo nilang Committee of the Whole, lahat ng panig at distrito sa bansa magkakaroon ng representasyon sa talakayan, kaya't inaasahan nilang kung ano ang pinakamainam na gawin sa konstitusyon, iyon ang mananaig. All 309 members of Congress participate, and let us open the doors to everybody's ideas, opinions, suggestions, topics, violent reactions, if there may be, just so that we can show that there is indeed truthful discussion from all sectors, from all regions, from all districts, from all provinces represented by their respective congressmen duly elected by their constituents. Ang iba pang kongresista, nanawagan naman sa Senado na sana'y mas paigtingin pa nila ang pagtutok sa hiwalay nilang Resolution of Both Houses No. 6 na kapareho lang ng RBH 7 para tuluyan ng umusad sa dalawang kapulungan ang economic cha-cha. Here in the House, we're always ready. The problem has always been with the Senate. I think that's generally the point of our president. Let's stop making the pronouncements. Let's start the debates so that we can deliver something for the Filipino people. And that will be a lasting legacy not only of President Bongbong Marcos, but also of the two Congresses, the 19th Congress and the Senate in this administration. Bukod naman sa issue ng economic charter change na katakdaring talakayin ng mga mambabatas sa susunod na linggo ang mga panukala patungkol sa isinusulong na dagdag sahod para sa ating mga manggagawang Pilipino. Ang pinakamagandang gawin is dinggin na natin finally dito sa Congress ang several pending bills. So nag-range po siya sa 150 pesos, I think up to 350 pesos. Yun po ang range ng pending bills dito po sa Congress. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.